All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is the Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Hi guys, may pasabugan PNA this month of August dahil it's their second year anniversary. This August, there will be not only one, not two, but four live streams in total. So tune in on their Facebook page at www.facebook.com/podcastnetworkasia this August 5, 13, 20, and 27 at 6:30 p.m. for fun games, kulitan, at chikahan with your favorite podcasters. May exciting prizes din from Sure and marami pang iba. See you there! Ako ang taong hindi naniniwala sa kulam. Feeling ko kasi walang taong makakagawa ng ganun kagrabe sa kapwa niya. Noon yun, nagbago na ang pananaw ko mula nang masaksihan ko ang pagkakasakit ng isa sa kaibigan ng kuya ko. Lumaki ako sa probinsya. Kahit na tatlo lang kaming magkakapatid, parang isang basketball team na anak meron ng mga magulang ko dahil maraming barkada ang kuya ko na halos sa bahay na tumitira. Nakalakihan ko na yun. Nung una, nagugulan ako kasi kagigising mo pa lang sa umaga may tao na. Padami ng padami, hanggang sa gumabi na. Tatwira ng nanay ko, mabuti na raw yun kaysa kung saan-saan magpunta ang kuya ko. At least, nakikita niya at nakikilala niya pa yung mga kaibigan nito. Bunso ako, kaya laging niloloko, pero na-spoil rin sa dami ba naman ng kuya ko. Minsan, ang daming chicks na dumaraan sa tapat ng bahay namin. May tumatawag pa nga sa amin ang ate ko. Yun pala, nagpapa-charming lang sa mga kuya-kuyaan ko. Di naman sa pagmamayabang, sikat sila sa probinsya namin dahil sa basketball at may itsura sila. Isa nga sa kanila ay si Sito. Tahimik lang siya, hindi kasing gulo ng mga barkada niya kapag nasa bahay. Ewan ko kapag nasa labas. Masipag dahil habang nag-aaral, nagkukonduktor siya ng jeepney na minamaneho ng tatay niya para may baon at tulong na rin sa mga magulang niya. Medyo marami kasi silang magkakapatid. Minsan, tumatanggap ang tatay niya ng biyahe. Nagdi-deliver ng gulay sa iba't ibang bayan sa probinsya. Kasakasama siya kaya kung saan-saan din siya nakakarating. Pangkaraniwan na sa amin na minsan hindi siya nakakasama ng barkada dahil nga busy sa trabaho at pagdating naman sa kanila, pagod na. Bumabawi na lang siya pag maluwag ang time niya. Isang araw, galing siya sa biyahe. Maaga raw silang natapos kaya nakasaglit siya sa bahay. Niloloko siya ng barkada. Balita raw nila ay playboy ito. Tatahi-tahimik, nasa loob pa lang kulo. Ang dami raw chicks sa bawat lugar na pinupuntahan nito. Sabi pa nila, ingat ka pre, baka may magalit sa'yo, ipakulam ka. Mahirap na, hindi mo kilala ng lubos ang mga makakasalamuha mo at nasa ibang lugar ka. Natawa lang si Sito. Siniguro niya na pag manliligaw siya, isa lang at di niya ito lulukohin.
lumipas ang ilang araw mula ng lokohan na yun. Hindi siya nagpaparamdam noong una. Inakala namin na busy lang siya pero naging buwan na. Sabi ng barkada, "Teka, hindi na ito normal. Buti pa pasyalan natin o itanong natin sa kapatid. May kapatid siyang teacher kaya makikita nila sa school." Hindi nga sila nagkamali. Mayroon daw sakit si Sito kaya hindi makalabas ng bahay. Mga ilang linggo na. At ang masama ay hindi malaman ng doktor kung ano. Pinaalbularyo na raw nila. Sabi may nagalit na babae. Ilang araw pa ang lumipas. Di pa rin siya gumagaling hanggang sumuko na ang albularyo dahil malakas daw ang kalaban. Hindi niya kaya. Nag-decide ang pamilya na dalhin si Sito sa ibang bayan para doon naman ipagamot. Ngunit wala pa rin nangyari. Nagulat ako nang dinalaw namin siya kasi ang payat-payat na niya. Parang butot balat na lang. Hirap din siyang magsalita. Ayon sa kapatid, hindi raw ito makakain. Sinusuka lang at ang daming idinadaing na masakit. Nakahiga na nga lang siya at parang hinang-hina. Kung sa bagay, ikaw ba naman ang halos hindi kumain? Hinarap naman kami ni Sito kahit nahihirapan siya. Tumatawa pa at masayang nagkukwento. Akala raw niya ay nakalimutan na namin siya. Napag-usapan din nila ang posibilidad na nakulam siya dahil kakaiba ang sakit niya. Ayon sa kanya, wala naman daw siyang naging girlfriend o niligawan sa ibang lugar. Kaya wala siyang niloko para magpakulam sa kanya. Pero naisip niya rin na baka may nabiro siya na girl. Tapos umasa ito at inakala na may gusto siya. At nang hindi na siya nakakasama sa tatay niya sa biyahe dahil pumapasok na siya sa school, nagalit ang girl at ipinakulam siya. Awang-awa kami sa kalagayan niya pero wala kaming magawa. Lumipas pa ang ilang buwan. Pinasabi ni Sito sa atin niya na huwag na muna kaming dumalaw kasi lalo siyang nalulungkot at ayaw niya na maawa kami sa kanya. Kinuwento ng atin niya na may time raw na pinakakain nila ng lunch si Sito tapos sumuka ito. Hindi pagkain ang lumabas kundi mga patay na insekto. Nagulat nga raw siya at napasigaw. Hindi talaga ako makapaniwala sa narinig ko. Pero atin niya mismo ang nagsabi. Akala ko nga sa TV at pelikula lang nangyayari ang mga yun dahil kathang isip nga lang. Hindi pala. Isa sa barkada namin, si Dennis, ang naglakas loob pumunta para dalawin siya. Sila talaga kasi ang close. Nabigla raw si Dennis sa nakita niya. Halos hindi siya makapaniwala dahil mas pumayat pa si Sito nung huli naming nakita. Parang buto na lang na binalutan ng balat. Wala na talagang laman at hindi na ito makalakad. Kinakailangan ng buhatin. Nadatnan pang araw niyang ginagamot ang albularyo at bigla na lang may lumalabas na kung ano-anong insekto na gumagapang galing sa kamang hinihigaan niya. Ayon sa albularyo, huli na raw ang lahat. Wala na siyang magagawa pa. Masyado nang nahihirapan ang katawan ni Sito at siya mismo ay hindi na kayang lumaban. Ipaubayan na lang daw ang lahat sa may kapal. Hinihintay pa ni Dennis na matapos ang panggagamot para makausap niya si Sito. Pinasasabi raw sa barkada ni Sito na hirap na hirap na siya. Dapat din daw na maging maingat ang lahat sa sinasabi, lalo na sa hindi pa lubos na kakilala. Para maiwasang makasakit ng loob kasi mahirap nang bawiin ang mga salitang binitawa na. Maging aral na lang daw sa amin ang nangyari sa kanya. Hindi pa rin bumigay ang pamilya niya. Kapag may nabalitaan na may magaling na albularyo, kahit malayong lugar pa yon, pinupuntahan nila. Pero hanggang doon na lang talaga siguro ang buhay ni Sito dahil pagkalipas pa ng ilang araw, binawian na ito ng buhay. Nakakalungkot, ang bata pa niya, masipag at nag-uumpisa pa lang siyang tuparin ang kanyang pangarap para sa sarili niya at sa mga mahal niya sa buhay. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, buhay niya ang naging kapalit. Nangyari ito eksaktong araw ng mga patay. Nobyembre 1 noon at papunta kami sa sementeryo upang dumalaw sa puntod ng aming lola at lolo sa Marikina.
Nagkataong nakasakayan tiyahin ko sa may bandang una ng sasakyan. Pupuntahan ko sana siya para tabihan ng bigla na lang. Naramdaman ko na may parang nakatingin sa akin mula sa harapan. Naisipan kong lumingon. At eksaktong pagtingin ko, halos mahulog ang mata ko nang makita ko ang isang lalaking nakaputi. Nakasakay siya sa unahan ng sasakyan. Ang akala ko nung una ay siya yung nagmamaneho ng sasakyan, kaya tumahimik na lang muna ako. Bagamat iba na talaga ang pakiramdam ko, nang umupo ako sa likuran ng sasakyan, bigla lang siyang nawala ng parang bula. Nakapagtataka dahil wala rin naman akong narinig na nagbukas ang pinto at hindi rin naman tumigil ang sasakyan. Bigla akong kinabahan kaya sinabi ko ito sa aking pinsan at sa aking tiyahin. Agad naman silang naniwala. Sinabi rin nila sa akin na baka daw ang lalaking iyon ay isang kapitbahay namin na matagal nang namatay. Marahil ay gusto lang niyang magpahiwatig na hindi pa rin natatahimik ang kanyang kaluluwa. Nang napag-alaman ko ito, agad akong kinilabutan at nagdasal na sana'y matahimik na siya at huwag na akong makaranas pa ng ganitong nakakatakot na karanasan. Nangyari ito noong ako'y 10 taong gulang pa lamang. Naalala ko, isang gabi, nang utusan ako ng lola ko na bumili sandali sa tindahan. Maraming mga halamang namumulaklak sa terasa ng bahay namin. At ang mga halamang ito ang nagsisilbing parang bakura na rin ng bahay. Nang lumabas ako sa bahay para pumuntang tindahan, napansin ko na may bagong inaayos na bahay na katabi namin. Ang sabi ng lola ko, may kayamanan daw na nakatago sa bahay na iyon. Pero hindi ako naniwala. Nang mapalingon ako sa bahay na iyon, may bigla akong napansing lalaki. Madilim na ang gabi kaya hindi ko masyadong naaaninag yung mukha ng lalaki. Ngunit sigurado ako na mabalahibo siya at nakaupo itong nakayuko sa pasimano ng terasa. Ngunit hindi ko na lang siya pinagtuunan ng pansin at dumiretso na ako patungong tindahan. Pagbalik ko mula sa tindahan, hindi ko maiwasang tumingin muli sa lugar kung saan nakita ko yung mabalahibong lalaki. Ang akala ko'y wala na siya. Ngunit, nang sumulyap akong muli, naroroon pa rin siya, nakaupo at nakayuko pa rin ang ulo. Sinabi ko ito sa lola ko, pero hindi niya ako pinaniwalaan. Lumipas ang ilang taon. Nasa high school na ako nang lumipat ako ng tirahan sa mga tiyahin ko. Ugali ko na ang gumising ng maaga. Kahit walang ilaw sa kwarto, may naaninag pa rin akong kaunting liwanag lalo na kapag 5 na ng umaga. Minsan, gumising ako ng maaga pero hindi pa rin ako bumabangon mula sa kama ko. Maya-maya, napansin kong bumukas ang pintuan. Hinintay ko kung sino yung gustong pumasok sa kwarto. Nakita ko rin na may kamay na humahawak sa gilid ng pintuan. Kinilabutan na ako nang mapansin kong mabalahibo yung kamay. Mas lalo akong natakot nang makita ko ang ulo niya, bagamat madilim yung kwarto. Sa sobrang takot ko, gumalaw ako ng kaunti sa kama. Mukhang nagulat siya at biglang nawala mula sa pintuan. Nang tahimik na, nagtangka siyang pumasok muli. Ang akala ko'y baka tsuhin ko lamang yun kasi parang magkasing taas sila. Sa takot ko, bigla akong tumayo at pumunta sa pintuan. Pero wala na siya. Pagbaba ko sa sala, laking gulat ko na ako lang pala ang mag-isa sa bahay. Mga 4 a.m. pa lang ay pumasok na sa trabaho ang tiya at tiyuhin ko. At pati mga pinsan ko ay umalis na rin.
nang ako'y nasa kolehiyo na. Nagkaroon kami ng pinsan ko ng pagkakataong magkwentuhan sa kwarto. Nabanggit ko sa kanyang tungkol sa lalaking maitim na nagtangkang pumasok sa kwarto ko ilang taon na ang nakalilipas. Laking gulat ko nang aminin sa akin ng pinsan ko na nakita na rin pala niya ang lalaking babalahibong yun. Minsan kasi, nagbabakasyon ako sa isa ko pang tiyahin sa Cavite at naiwan yung pinsan ko na natutulog sa kwartong pinaghahatian namin. Nang kinagabihan, napansin niya na bumukas ang pinto. Kahit nakatalukbong siya ng kumot, napansin pa rin niya na mabalahibo ang lalaking iyon sa may pintuan. Naisip ko na lang na marahil akala ng lalaki na ako yung nakatalukbong sa kumot. Palagay ko, matagal na niya akong sinusundan. Oo, natatakot ako sa kanya. Pero, ang ikinatutuwa ko, kahit papaano ay wala siyang ginagawang bagay para saktan ako. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli, maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.